So, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin sa Diyos. Banal at mahabaging Ama naming Diyos, salamat po sa umagang ito, lalo na po sa itong unang araw ng panibagong taon na ipinagkaloob niyo po sa amin. Nakaraan taon, sa buong panahon, kami po ay ginagabayan at tinulungan at inalagaan ng Panginoon. Binigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon, isa pang taon, para matupad ang inyong maluwalhating kalooban. Nawa lahat po ng mga plano mo at kalooban mo ay mangyari sa buhay ng bawat isa sa amin. Nawa lumago kami sa pananampalataya at pagkakilala sa iyo. Nawa yung mga mahal po namin sa buhay na hindi paligtas ay makarating sa tunay na kaligtasan. Nawa lahat po ng mga kapatiran dito ay magamit ng Panginoon para sa inyong maluwalhating kalooban. Kung meron pong mga kapatiran na hindi po nagkakasama dito o bumagsak sa pamamagitan ng iba't-ibang pagsubok at pagturusa sa kanilang buhay, pagkalooban niyo po, Panginoon, sila ng kalakasan upang bumangon muli at makapaglingko sila sa iglesia at sa ebanghelyo sa kanilang natitirang panahon sa mundong ito. Yung mga kapatiran na hindi po kasama dito dahil sa iba't ibang sitwasyon, samahan niyo rin po sila at bigyan niyo rin po sila ng kalakasan at karunungan at panibagong puso at resolusyon sa itong taon 2023. Ipinagtitiwalaan po namin ang buong buhay po namin sa inyong mahabagin at pagkapangyarihan kamay. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Hesu Kristo. Amen. So, buksan po natin ang ating mga Biblia. Apocalypse chapter 21. So, Apocalypse chapter 21. Magmula verse 1 hanggang verse 8. Magmula verse 1 hanggang verse 8. So, magsalitan po tayo sa ating pagbabasa. Apocalypse chapter 21, magmula verse 1 hanggang verse 8. So, ako po muna magbabasa. Nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, "Mastan ninyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya ay maninirahan kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya ay magiging Diyos nila." Sinabi ng nakaupo sa trono, "Mastan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay." Sinabi rin niya, "Isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay." At sinabi niya sa akin, "Nagalang ka, ako ang Alpha at Omega, ang kasimula
Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito at ako ay magiging Diyos niya at siya ay magiging anak ko. Okay po, tapos isa pang verse po, chapter 22. Chapter 22, verse 20 and 21. Chapter 22, verse 20 to 21. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, "Oo, ako ay malapit nang dumating. Amen. Pamarito ka, Panginoong Hesus." Ang biyaya ng Panginoong Hesus ay mapa... Amen. So, sa araw na ito, January 1, 2023. Kaya, kagabi po, yung mga unbelievers, nag-enjoy po sila sa mga gathering. Tapos, masaya rin po sila sa itong bagong taon. Maraming handa. Nag-welcome po silang lahat ng itong 2023 at nagpaalam sa nakaraan taon 2022. So, tayo po ay nabinigyan ng isa pang taon, 2023. So, ano po ang bagong taon resolution? So, nakaraan New Year Retreat, ano po yung topic po natin? So, love the Church of God, which He purchased with His own blood. So, Church of God. So, parang kilala po natin ang Church of God. Pero sa pamamagitan ng apat na topic, so pinag-aralan po natin tungkol sa Church. So, yung topic 1, the importance of the Church. Topic 2, session 2, ano po yung session 2? So, abide in me. Manatili sa Iglesia. So, topic 3 ay... So grow up in all into Him. And number 4, session 4 ay mission of the Church. So parang kompleto po ito yung apat na topic. Parang gospel of Matthew, Marcos and Lucas and John. So, sa pamamagitan ng itong apat na Gospel of Matthew, Marcos, Lucas, and John, kompleto na po yung image of Jesus sa Biblia. Okay. So, ganun din po, nakaraan New Year Retreat. So, nakita po natin kung ano ba ang Church, kung ano ang dapat mangyari sa Church, ano ang dapat gawin ng Church. So, yung sana po sa itong panibagong taon, ganapin po, tuparin po natin yung ating resolution. So, ano po yung resolution po ninyo? Itong 2023. So, resolution about Bible reading. Okay? Resolution about evangelism. So, sino-sino ang ma-evangelize ko itong taon? Tapos, ilang beses magbabasa ko ng Biblia. Kaya, kailangan po natin ganong mga resolution sa itong panibagong taon. Tapos, kailangan din po natin tupa rin yung ating resolution. So, nalala nyo po ba yung mga ilang
nabanggit ko po sa session ko, yung dalawang, yung race sa pagitan ng kuneho saka yung pagong. Nalala niyo po ba? Ano po yung sulat po doon? So, dalawang ipinakita ko sa iyo. Slow and ito wins the race. Ano po dito? Slow and ito wins the race. Kalimutan? Sa mga kabataan? Sister Mika? Dire-diretso. Ito po yung sikat na saying sa buong mundo. Okay? Ito yung sikat na saying. Slow and steady. Slow and steady wins the race. Okay? Ito po yung reason bakit nanalo si Pagong. Bakit nanalo si Pagong? Yung kuneho, mabilis. Ang bilis po, di ba? Fast siya. Pero ano pong wala sa kanya? Ito po ay wala sa kanya. Ang bilis ng takbo niya, pero on the way, tulok na siya. Tulok. Tulok. Kaya talo siya, talo. Yung pagong, kahit mabagal po siya, pero tuloy-tuloy po siya sa takbo. Walang tigil, tuloy-tuloy. Yun po yung tinatawag na consistence. Consistence. So, kung gusto po natin lumago sa ating pananampalataya, ito po ay mahalaga. One chapter a day, okay. One chapter a day. Okay. Pero dapat araw-araw. Okay. Pero karamihan po na mga experience po natin sa New Year, sa January 1, 2, 3, mga 5 chapters a day, 10 chapters a day, gusto nila mabilis tumakbo. Gusto po natin mabilis tumakbo, ang problema after 1 week, tigil na. Excuse. So, ganun din po sa mga fellowship. So, para lumago po tayo sa yung prayer, kung gusto po natin lumago sa pagkakilala sa Diyos, kahit 5 minutes a day, prayer, so, wag nating magplano ng masyadong mahabang prayer time. Ay, kulang 5 minutes sa akin, 1 hour, mag-pray ako, 1 hour. Very good resolution, 1 hour. Ang tanong, wala ito steady. Mga ilang araw lang, prayer. Tapos, tigil. So, walang changes. Walang changes. Kung gusto po natin makita yung mga changes, kung gusto po natin makita yung growing sa ating buhay, pamumuhay Kristiyano, dapat steady tayo. Consistence. Kahit anumang kategori sa mundo ito, kahit sports, kung walang exercise sa mga sports, mga player, pagkulang po yung exercise, mga volleyball, halimbawa volleyball player, mga spike, receive, toss, kapag kulang yung exercise, hindi po sila magiging good player. Maraming exercise. Repetition. Okay? Consistence. Repetition. Paulit-ulit. Time-consuming. Kailangan po yung pagtitiis, pagtsatsaga. Yun po yung kailangan para maging expert sa isang kategory. Ganun din po sa study. Araw-araw, daily study. So, ganun din po sa ating fellowship. Kay Linggo, tuloy-tuloy ako sa pagkikinig ng sermon. Every Sunday, every Wednesday.
Yung mga growing, hindi po nakikita, hindi po napapansin agad-agad yung growing. Kaya ipinakita ko po sa inyo sa isang video clip, yung paglago ng blaklak. Yung time lapse, pag nakita po natin sa time lapse, ang bilis ng mga yung setting ng time flowing, nakikita po natin kung paano nag-grow yung mga halaman, yung time lapse. Pero sa actual na sitwasyon, hindi po natin nakikita ganung mga growing. Parang the same. Yung halaman, yung blalak, parang the same kagaya ng hapon. Ganun din po sa bukas. Kahit gusto po natin na mga growing agad-agad, pero hindi po yung nangyari yung growing agad-agad. Yung growing ay time-consuming process. Araw-araw, slow but steady yung growing. Kaya after 6 months, after 1 year, so nakikita po natin, ay lumago na. Kapag consistent po tayo sa ating Bible reading every day, after 1 year, makikita mo na lumago ka. Pag consistent po tayo sa ating prayer, sa fellowship, so makikita po natin, after 1 year, 5 years, iba na. Hindi na katulad po nung dati. So bakit po minsan walang walang growing po sa atin? Dahil ito po yung kulang. Ito, hindi ito problema. Slow, yung pagong. Napakabagal pagong. Okay? Sa barko ni Noe, pagong din sumakay o hindi? Oh, pagong din sumakay sa barko ni Noe. Hinihintay ng Diyos hanggang dumating si pagong. Hinihintay ng Diyos. Yung speed, slow, hindi po itong problema. Ang problema po ay steady tayo o hindi. Tapos, ano pa po? Ano ito? Step by step goes a long way. Ano po yung mahalaga po dito? Gusto po natin ito lagi. Yung isang malayong biyaya, jump. Pero ano po yung mahalaga po dito? Ito. One step, another step. Consistently. Steadily. One step, another step. Doon po, mangyari po yung growing saka yung changes. Kaya sinasabi ko rin sa mga kabataan, sa mga high school, okay, lalo po nasa growing stage po sila, consistent po tayo sa anumang ginagawa sa ating Christian living. Okay? Mga on and off, kung ganun, walang changes. Kahit 10 years ka naligtas, kahit 5 years na naligtas, walang changes kapag walang consistency. Lahat po ng mga growing process ay nangyari sa pamamagitan ng consistent supply. Consistent supply. So, yun po yung sekreto ng growing. So, pumunta po tayo sa, balik po tayo sa ating main teksto. Chapter 21, Apocalypse chapter 21, verse 1. At nakita ko ang isang bagong langit at ang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at ang dagat ay wala na. So ngayon po, nakikita, titingnan po natin tatlong uri ng finishing. Tatlong uri ng finishing.
So ito po yung simula ng history, beginning. So creation po ito, creation. So ito po yung beginning, tapos dito ending. Ito po yung ending. Pagkatapos ng history, ano po yung kasunod? Ito, eternity. Okay? So, pagkatapos ng ending, so, sa langit, may taong pupunta sa langit, may taong pupunta sa impierno. Okay? Sa gitna, ano po yung nangyari? Si Jesus pumarito sa mundong ito. Okay. So, itong creation, si Jesucristo, tapos yung ending. Sa nakita po natin sa Bible, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa, ang unang langit, unang lupa ay wala na. Okay? Wala na. Yung lupa natin nakikita, yung langit nakikita po natin ay mawala. Ibig sabihin, hindi po yan tunay, hindi po yan real purpose. Okay? Ano mang ginagawa po natin sa buhay natin, yung pag-aaral, yung trabaho, ano mang ginagawa po natin sa ngayon, saan po may connection? Sa bagong langit, doon po may connection? O sa mga lupa at langit ngayon sa lupa, doon po na lang may connection. Kung wala pong connection sa bagong langit at bagong lupa, ang ating mga ginagawa, ang buhay po natin ay magiging walang kabuluhan. Ano mang ginagawa po natin, kung wala pong connection sa bagong langit at bagong lupa na nakasulat sa Biblia, ay magiging walang kabuluhan. Dahil, sabi sa Biblia, unang langit, unang lupa ay wala, mawala. So, pansinin po natin dito. Verse 5. As sinabi ng nakaupo sa trono, "Masdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay." Sinabi din niya, "Isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay." Ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Mula nung ipinanganak tayo sa mundong ito, isipin po natin yung buhay natin. Mula nung ipinanganak tayo sa mundong ito, mula nung baby hanggang ngayon, tapos tingnan po natin yung mga buhay ng mga tao. Okay? So, hinahanap natin noon ang magandang buhay sa mundong ito. Yun po yung pangarap natin, dream. Magandang buhay. Magandang buhay. Okay. Kaya sinikap po natin noon para maging maayos yung buhay natin sa lupa. Magandang trabaho o magandang bahay. Okay? Pero nung nakilala po natin ang Panginoon sa Biblia, nung nakilala po natin ang totoong Diyos na nakasulat sa Biblia, so doon po natin nalaman kung ano ba ang pinaka-purpose ng Diyos sa buhay ko. Yung purpose ng Diyos para sa buhay ko ay hindi para sa mundong ito. Para sa bagong langit, bagong lupa. Verse 6, sinabi niya sa akin, naganap na. Naganap na. Ano pong ibig sabihin, naganap na? It is done. Okay? It is done. Sabi po dito, it is done. Okay?
naganap na. So lahat ng plano ng Diyos ay natupad na. Doon po sa ending, sinabi ng Diyos, it is done. Naganap na. Tapos na lahat ng, natupad na lahat ng plano ko. Kaya yung unang langit, unang lupa ay hindi na kailangan. Yung langit, lupa, ito, yung nakikita po natin mundong ito ay hindi na kailangan. Kaya, so, tinapos ng Diyos yung history. Dahil yung plano ng Diyos, kalooban ng Diyos ay natupad na. Ano po yung plano ng Diyos? Bagong langit, bagong lupa. Lahat po ng mga taong makakapunta sa langit ay nakaready na, kaya tinapos ng Diyos, dito sa Biblia, tinapos ng Diyos yung history. Okay. Eternity. Huwag natin makalimutan po ito, eternity. Yung kahalagaan po ng ating buhay ay hindi para sa mundong ito, kundi para sa eternity. Okay. May espiritu po tayo. May espiritu tayo. Yung physical na pagkain, pagutom tayo, naghahanap tayo ng physical na pagkain. Pag uhaw po tayo, naghahanap tayo ng physical na inumin. Pag pagod po tayo, naghahanap po tayo ng physical na pahinga. Pero ang mas mahalaga po sa atin ay spiritual na pagkain, spiritual na inumin, at spiritual na pahinga. Yun po yung manggagaling sa Diyos. Tingnan po natin yung mga prayer ng mga tao, maraming tao. Yung kanilang prayer ay malayo sa kalooban ng Diyos. Yung kanilang prayer ay para sa lumang langit, lumang lupa. Hindi po para sa bagong langit, bagong lupa. So pumunta po tayo sa Matthew chapter 24. Matthew chapter 25. Verse 31. Matthew chapter 25, verse 31. Babasahin ko po. Kapag dumating na ang anak ng tao na nasa kanyang kalwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Siya ay uupo sa trono ng kanyang kaluwalhatian. Ito po yung second coming. Okay? Ito po yung pagbalik po ng Panginoon sa ending. Okay? Sa ending, babalik po siya ganito. Kasama po yung mga angel. Uupo siya sa trono ng kanyang kaluwalhatian. Mangyari po ito, babalik po si Panginoon Hesus Kristo. Babalik. Yung unang pagdating, so, di ba, nasa gitna, pumarito si Jesus sa mundong ito 2,000 years ago, 2023, ibig sabihin, 2023 ay lumipas na. Bagong 2023, dumating si Jesus sa mundong ito. Alam po ito ng lahat ng mga tao. Kaya sineselebrate po nila yung Christmas. Okay? Ito po yung mga historical fact. Dumating si Jesus sa mundong ito. Ang mahalagang tanong po, bakit dumating si Jesus sa mundong ito? Para maging malakas po yung ating katawan? Para maging successful tayo sa mundong ito? Para mahaba po yung buhay natin sa mundong ito? Para wala po tayong problema sa buhay? Yun po ba yung purpose ng kanyang pagpunta sa mundong ito? Hindi po. Ang ginawa lang po ni Jesus sa mundong ito, namatay. Yun po yung ginawa ni Jesus. Namatay siya sa cross. Hindi po siya doktor. Hindi po siya mekaniko. Kaya anong sinabi ko sa iyo, di ba, sa session ko sa New Retreat, may dalawang uri ng prayer. Meron pong dalawang uri ng prayer. Ano po itong dalawang uri ng prayer? First,
Ano po? So, steering wheel. Pangalawang uri ay spare tire. Okay? Mahalaga po ito. May dalawang uri ng prayer. First ay steering wheel. Okay? Pangalawang uri ng prayer ay spare tire. Ano pong difference sa pagitan nitong dalawa? Pag sumakay sa barko, sa pag nag-driving kayo, steering wheel laging hawak, tama po? Laging hawak. So, nandito teacher ng driving school. Kung hindi humahawak ng steering wheel, pwede magmaneho. Delikado, bangga agad, bumangga. Sa ngayon, pero may advanced technology, kahit hindi ka humahawak ng steering wheel, may auto cruise function. Pero sa normal, ordinaryong sasakyan, ito dapat hawak lagi. Ito po yung prayer. Ganito po yung ating prayer. Mula nung sumakay sa sasakyan hanggang bumaba, lagi hawak sa steering wheel. Prayer without cease. Manalangin kayo, walang patid. Yun po yung prayer sa Biblia. Ito po yung prayer sa Biblia, steering wheel prayer. Dapat lagi hawak. Prayer without ceasing. Parang connection sa Diyos lagi. Connection sa Diyos. May signal sa Diyos. Ito po yung second type ng prayer, spare tire. Kailan po hinahanap natin yung ito? Kapag flat tire na. Doon na lang hinahanap ito. Kung hindi flat tire, hinahanap po ba ito? Kapag may problema, doon na lang hinahanap natin yung spare tire kapag may flat tire na. Kung walang problema, walang hanap sa Diyos. Pero kapag may problema, doon po may sakit, doon po tumatakbo sa Diyos kapag may sakit sa family. Kapag may problema sa, kapag nahirapan, doon po naghanap sa Diyos. Spare tire sa kanila. Yung prayer ay dapat steering wheel prayer. So 2023 years ago, dumating si Jesus sa mundong ito. At buhay po siya 33 and a half years. Sa loob ng 3.5 years na public ministry, ipinakita ni Jesus kung sino siya sa pamamagitan ng maraming miracles. Maraming himala ginawa ni Jesus. So, binuhay lang ni Jesus yung mga patay. Okay? Meron ho ba nananalangin sa mga sa mga tao dito? Namatay na. Ipinapanalangin ba nila na buhayin sila muli? Meron po ba ganong mga nagpo-pray? Wala po, di ba? Pag namatay na, sabi nila, wala na. Wala nang magagawa. Pero habang buhay pa, so, kapag may problema, ipinapanalangin po. Pero si Jesus, binuhay niya yung patay. Binuhay ni Jesus yung mga patay. Si Lazaro, binuhay ni Jesus. Binuhay ni Jesus yung isang anak ng babaeng balo. Ano pong ibig sabihin? Binuhay ni Jesus yung mga patay. Anong ibig sabihin? Okay. Yung mismong kamatayan, di ba yung tao po, pagdating sa kamatayan, suko na tayo, ay wala nang magagawa. Sumuko na tayo kapag namatay na isang tao, habang buhay pa, so prayer na prayer, prayer request. Okay? Pero pag namatay na, parang wala nang prayer request doon. Hanggang dyan lang, wala nang magagawa. Pero si Jesus, binuhay niya yung mga patay.
Ibig sabihin, kamatayan ay hindi po yan ending sa buhay natin. Meron po siyang kapangyarihan na bubuhayin isang tao. Yung muling pagkabuhay po ay mangyari sa ending. Muling pagkabuhay mangyari. Okay. Kayon po yung ipinakita ni Jesus sa mga tao. Yung muling pagkabuhay ng isang tao ay mangyari sa ending. Binuksan ni Jesus yung mga mata ng mga bulak. Binuksan ni Jesus yung mga tenga ng bingi. Pinagaling ni Jesus yung mga sakit ng ketungin. Pinakain ni Jesus yung mga 5,000 tao sa pamamagitan ng 2 isda at 5 tinapay. Lahat po ng mga milagro ni Jesus ay isang simbolo lamang simbolo. Anong uri ng simbolo po ito? Tungkol sa bagong langit, bagong lupa. About salvation. Pero yung mga tao po sa panahon ng Jesus, saan po sila nakafocus? Yung mga tao, Israelita, nung nakita po nila yung mga himala, so pinagaling ni Jesus yung mga may sakit, pumunta po tayo sa Mateo. Lucas chapter 4 verse 40. Nang lumulubok na ang araw, dinala ng lahat sa kanya ang kanilang mga may sakit na sari-sari ang karamdaman, at ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa, sa kanila ay sila ay pinagaling. So nang lumulubok na ang araw, dinala ng lahat sa kanya ang kanilang mga may sakit na sari-sari ang karamdaman. So, kasi nabalitaan na po na si Jesus may kapangyari, healing power. Si Jesus may healing power, kaya yung kumalat na sa mga buong area tungkol kay Jesus. Kaya ang gusto po nila ay pagalingin yung kanilang mga familia, yung mga anak, yung mga magulang, may sakit. Kaya dinadala po nila lahat uri ng mga may sakit kay Jesus. Eh tara na. Meron daw isang tao na nagpapagaling ng mga sakit. Anong uri ng sakit? Pinagaling daw niya. Tara na, dalhin po natin. Lahat uri ng mga may sakit ay dinala po nila kay Jesus. Verse 42, kinaumagahan umalis siya at nagtungo sa isang ilang na puot, hinanap siya ng napakaraming tao at lumapit sa kanya. Nais nilang pigilin siya upang wag nilang iwan sila. So, di ba kung meron pong ganong tao, sana matagal sa isang lugar para mas maraming tao ay gumaling. Kaya pigilan siya ng mga tao. Huwag po kayo malis. Huwag niyo po kaming iwanan. Marami pa, manakamahaba pa yung pila ng mga may sakit. Maraming tao, napakaraming tao ay naghahanap sa iyo. Kawawa naman sila. Huwag niyo po kaming iwanan. Ganun po yung sabi po nila.
Verse 43. Basahin po natin ito sabay-sabay. 3, 2, 1. Subali sinabi niya sa kanila, kailangan ko ring ipangaral sa ibang bayan ang magandang balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat ako ay sinugo para sa layunin. Purpose. Yung pagpapagaling ng sakit, hindi yan layunin. Yung pagpapagaling ng sakit, hindi yan layunin kung bakit nandito ako. Yung layunin ng pagpunta ko dito ay para sa ebanghelyo. Para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Para makapunta kayo sa kaharian ng Diyos, hindi para gumaling ka sa sakit. Yung pagpapagaling, yung mga healing ay isang evidence lang kung sino ako. Para makilala mo ako kung sino ako. Pero yung pinaka-purpose ng pagpunta ko dito ay sana makapunta kayo sa kaharian ng Diyos. Huwag kang mag-focus lamang sa mga nakikitang bagay. Yun po yung sabi ni Jesus. Kailangan ko rin ipangaral sa ibang bayan ang magandang balita ng kaharian ng Diyos. Magandang balita ng kaharian ng Diyos. Ano po yung tunay na magandang balita? Gumaling na ako sa sakit, yun po ba yung magandang balita? Hindi po. Ay nakaroon ng isang trabaho yung anak ko, hindi yan ba magandang balita? Hindi po. Gumanda yung trabaho o magaling yung anak ko sa pag-aaral, nakapasa sa exam sa mga college o nakapasa sa exam sa mga magandang trabaho. Yun po ba yung magandang balita? Hindi po. Hindi po yan magandang balita. Okay. Magandang balita po ay makaligtas na ako. Handa na ako makapasok sa kaharian ng Diyos. Isang taong totoong ligtas, yung kanilang puso ay nasa langit na. Isang taong ligtas, yun po yung evidence para malaman po natin kung sino po ang totoong ligtas. Isang taong ligtas, yung kanyang puso ay nasa langit na. Dahil yun ang uuwi yan. Tapos, isang taong ligtas, sikap na sikap sila para ma-evangelize yung mga ibang kaluluwa na hindi pa ligtas. Okay. Yun po yung mission ng Iglesia ng Diyos. Yun po yung focus. Yun po yung pangarap, bagong pangarap. Sana, okay na ako, ligtas na ako, salamat sa Diyos. Tapos yung trabaho ko magmula ngayon ay iligtas, isama, ihikayat yung mga mahal ko sa buhay para makasama din sila sa langit. Yun po yung trabaho ko magmula ngayon. Dati nag-focus sa mga pag-aaral, study, mga trabaho, yung mga family. Yun lang mga priority ko lagi, pero magmula ngayon, iba na. Yun po yung normal na takpo ng isip ng isang taong ligtas. So, balik po tayo sa Matthew chapter 24. Matthew chapter 25, verse 32. At titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at kanyang pagpubukod-bukodin ang mga tao na gaya ng pagpubukod-bukod ng pastor sa mga tupa sa mga kambing at ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan subalit ang mga kambing na nasa kanyang kaliwa. Pagkatapos sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, hali kayo mga pinakpala ng aking ama, manahin ninyo ang kaharian inihanda para sa iyo mula sa pagkatatak ng salibutan.
Halikayo mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa iyo, para sa pakatatak ng salibutan. Bula sa pakatatak ng salibutan, ano, kailan po ito? Bula sa pakatatak ng salibutan, bula sa creation, inihanda ng Diyos, isang kaharian niya. Okay. Hindi dito. Hindi sa mundong ito. Yung mundong ito, temporary lang po ito para inihanda yung mga taong makakapasok sa langit. Yun po yung purpose ng history. Tandaan po natin, yung purpose ng history mula ng creation hanggang sa katapusan, ito po yung period para maging handa yung mga taong makakapasok sa langit. Yun po yung purpose of creation. Sabi ni Jesus, mula nung pakataktak ng salibutan, inihanda ng Diyos isang kaharian, kaya pinagpala kayo ng Ama. So pinagpala na kayo, na-bless na kayo dahil makakapasok ka sa kaharian ng Diyos. Yun po yung tupa. Okay? Yung tupa. Anong ugali ng tupa? Anong ugali ng kambing? So alam po natin yung ugali ng tupa. Yung mga tupa ay sumusunod sa katotohanan. Pero yung mga kambing, ayaw. Okay? Matigas yung ulo. May sariling isip. Okay? Ay, hindi ganun. May sariling pananaw. May sariling panindigan. Kambing. Ganun din po yung ating buhay. So, yung mga kapatid dito, may tanong po ako, bakit ipinanganak tayo sa mundong ito? So, mahalagang tanong po yan. Bakit ipinanganak tayo sa mundong ito? Ano ba ang purpose? Kung bakit ipinanganak tayo sa mundong ito? Dahil sa plano ng magulang? Nagplano sila, kaya ipinanganak ako. Hindi po. Bago pa man magplano sila, ang Diyos po ay nagplano. Gumawa siya ng plano para sa iyo. Meron po siyang purpose sa iyo. Hindi po tayo nakataong ipinanganak sa mundong ito. May purpose. Hindi po tayo ipinanganak sa mundong ito para sa mundong ito. Okay. Tingnan po natin sa Biblia. Verse 41. Pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Okay. Apoy na walang hanggan. Sinumpa kayo. Ano po yung tunay na blessing, mga kapatiran? Ano po yung tunay na blessing? Kahit may sakit, kahit mahirap yung mahirap yung sitwasyon, pero kung may pag-asa ako, ligtas na ako, anak ako ng Diyos, ipinanganak muli ako, at may akong pag-asa, may pag-asa ako na makapasok sa langit, yun po yung totoong blessing. Totoong blessing. Anong uri ng blessing hinahanap natin? Sino po yung sinumpa? Okay? Lumayo kayo sa akin. Lumayo ka. Yun po yung mga curse. Yung malayo sa Diyos. Yun po yung curse. Okay. Kapag may distance po tayo sa Diyos, yun po yung sumpa. Kapag nagbabasa tayo ng Bible, yun po yung blessing. Kasi malapit tayo sa Diyos. Kapag nagpo-pray po tayo sa Diyos, yun po yung blessing.
Yun po yung blessing po, hindi po yung mga nakikitang o material na blessing, hindi po yung blessing. Maraming tao, tingnan nyo po, kahit hindi sila naniniwala, mayaman sila, mas malakas po sila, mas malusog po sila, mas maganda yung kanilang buhay, pero malayo sila sa Diyos. Sinumpa sila ng Diyos. Yun po yung sumpa sa kanila. Minsan po, dahil sa kanilang kayamanan, dahil sa kanilang katalinuhan, malayo po sila sa Diyos. Sumpa po yan. Yung kayamanan po nila ay sumpa. Katalinuhan po nila ay sumpa. Yung pera po nila ay sumpa. Dahil sa ganong mga magagandang bagay sa lupang ito, ay napalayo po sila sa Diyos. Busy sa study lang, busy sa trabaho lang, busy sa mga negosyo, sumpa po yan, sumpa. Mateo chapter 6 po, Mateo chapter 6. Verse 9. Mateo chapter 6, verse 9. Manalangin nga kayo ng ganito, Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Verse 10. Basahin po natin, 3, 2, 1. Dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo. Kung paano sa langit, ganun din nasa lupa. Dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo. Kung paano sa langit, ganun din naman sa lupa. Okay. Will of God, Kingdom of God, dumating nawa ang kaharian mo. Yun po yung prayer ni Jesus. Masunod nawa ang kalooban mo. Okay? Kung paano, nasa langit. Ganun din, nasa lupa. Okay. So ano pong meaning? Will of God, Kingdom of God. Kingdom of God po ba na mangyayari sa lupang ito? Hindi po. Okay. Doon sa langit, mangyayari. Kingdom of God. Kapag handa na po yung mga taong ligtas, tatapusin ng Diyos yung history po ito. Ganun din po sa ating buhay. Okay. Ganun din po sa ating buhay. Sa loob ng buhay po natin, mula nung ipinanganak hanggang mamatay, ano po yung dapat mangyari? Sabi ni Jesus, malibang isang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Okay. Yun po yung dapat mangyari sa lahat ng mga tao. Malibang isang tao ipanganak na muli, ipanganak ng Espiritu, hindi po sa laman. Okay. Ipinanganak tayo sa laman, unang kapanganakan, pero dapat isa pa. Ipanganak na muli. Kung hindi, sabi ni Jesus, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Okay. Kaya, yun po yung purpose ng buhay natin. Kung ganun po, dito po tayo makakasama. Kung ligtas na po, yung kalooban ng Diyos ay natupad na sa akin. Kung isang tao ligtas, hindi na takot sa kamatayan. Dahil, ready na. Yung kamatayan, dati takot na takot sa kamatayan, pero ngayon, yung ibang meaning ng kamatayan sa akin, yung kamatayan ay araw ng lipat-bahay. Mula sa toldang ito, sa lupa, patungo sa mansion sa langit. Ready na. Ready na yung bahay sa harap ng Diyos. Kaya bago namatay po si Jesus, ito po yung sinabi niya, John chapter 16, 14, John chapter 14,
Verse 1. John chapter 14 verse 1, wag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi ganun, sasabihin ko ba sa inyo na ako ay paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa iyo? Verse 3, at kung ako ay pumunta doon at may handa ko ang isang lugar para sa iyo, ako ay babalik at kayo ay tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo din na doon. Verse 5. Sinabi sa kanya ni Thomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano namin malalaman ng daan? Okay. So, sabi ni Jesus, kung ako ay pumunta doon at may handa ko ang isang lugar para sa iyo, anong lugar na ito? Kung may handa ko isang lugar para sa iyo, babalik ako. Ito po yung second coming. Pagbabalik si Jesus, kukunin tayo niya. Kukunin niya tayo para makasama po tayo doon. Ngayon po, under construction pa itong big building project sa langit. Ito po yung church, iglesia. Church. Ito po yung hinihintay po natin. Verse 6, basahin po natin sabay-sabay. Verse 6, 3, 2, 1. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man na hindi makarating sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Walang ibang paraan, si Jesus lamang. Si Maria, si Santo, si yung mga Santo, Santa, hindi po sila daan. Si Jesus lamang yung way. Si Jesus lamang yung way. Kaya Hebreo po, balik po tayo sa Revelation. Chapter 21 verse 6. As sinabi niya sa akin, naganap na, ako ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinumin ng walang baya sa bukal ng tubig ng buhay. So from verse 1 hanggang verse 7, so ito po yung maganda, yung mga tao papunta sa langit. Pero verse 8 po, ano po yung nakasulat sa verse 8? Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, mga karumaldumal, mga mamatay tao, mga mapakyapit, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa lahat ng mga sinungalin. Okay. Bakit ganito pong tao nakasulat dito? Dahil isang taong ligtas po ay hindi po ganitong pamumuhay. Isang taong ligtas po ba? Nagsisinungalin pa? So may question po tayo dyan. May question po tayo sa kanilang testimony. Kapag nagsisinungalin pa, o kapag nagsasamba pa sa mga Diyos-Diyosan, may kailangan check-in yung salvation nila. Kapag isang tao pa iligtas na, okay, kahit hindi po agad-agad magiging perfecto, pero so lumalago, lumalaki sa kabanalan, sa pagkakilala sa Panginoon. Kaya unti-unti may changes. Ikalawang kamatayan. Verse, diba nasa bandang huli?
Ang kanilang bahagi ay isa lawa na nagliliyap sa apoy at aspre at siyang ikalawang kamatayan. So, ito po yung mga buong istorya sa Biblia. So, eternal heaven, tapos eternal hell. Ano po yung, ito po yung plano ng Diyos. Ito po yung plano ng Diyos. Mula ng creation. Diba? Doon sa cross, bago po namatay si Jesus, ano po yung sinabi niya? It is finished. It is finished. Natupad na. Okay. Yung pagliligtas po sa atin, yung pagtubos po sa atin sa pamamagitan ng kanyang dugo ay tapos na. Nabayaran na. Natubos na lahat ng kasalanan natin, pinatawad na kita, tinubos na kita. Lahat ng kasalanan mo ay nabayaran na, natubos na, ay napatawad na. It is finished, sabi ni Jesus. Pero dun sa bandang ending, isa pa, di ba? Natupad na. It is done. It is finished, the same meaning. It is done. Anong ibig sabihin? Okay? Close na yung pintuan ng salvation. Handa na, ready na, ready na, ready na lahat ng mga taong ligtas. Ready na lahat ng mga taong ligtas, kaya yung history, tapos na. Yung mga taong ligtas, mag-enjoy po sila sa langit magpakailanman. Yung mga taong hindi pa ligtas, mahirapan sila sa walang hanggang kapahamakan. Done. Close na. Okay. Nasaan po tayo? Dahil, kailangan po tayo malinaw. Ito po yung plano ng Diyos. Ito po yung sinasabi sa Biblia. Ito po yung senaryo sa Biblia. Saan po tayo? Saan po tayo sasama? Kung malinaw po tayo sa atin, kapag malinaw po sa atin kung saan ako sasama, the next question, okay, sino ang isasama ko? Kung ako ay makakasama sa plano ng Diyos, okay. Yung kasunod na question, sino ang isasama ko? Dito. Yung target ko sa buhay. Yung church, chapter 21, verse 2, at nakita ko ang banal na lungsod, bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit, buhas sa Diyos, nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal. Babaeng ikakasal. Ito po ay iglesia, church. Sino po yung lalaking ikakasal? Si Jesus po ay lalaking ikakasal. Yung church po ay babaeng ikakasal. Kaya wedding ceremony ay magkakaroon po sa langit. Church. Nagagayakan para sa kanyang asawa. Nagagayakan. Anong meaning nagagayakan? Maganda, di ba? Maganda. Nagagayakan para sa kanyang asawang lalaki. Dapat maganda, di ba? Sa wedding ceremony, so kapag marumi yung babaeng ikakasal, anong mangyari? Magulo yung buhok? Amoy ng baboy? Di ba? Nung ni-retreat tayo doon sa tabi ng baboy, ayaw nila mag-tent doon. Malayo sila nag-tent. Amoy ng baboy. Pag may amoy, di ba, ayaw lumapit. Paano pag may amoy yung mga babaeng kakasal? Amoy ng salibutan. Amoy ng salibutan.
Yung babaeng ikakasal ay dapat pure. Malapit na po babalik si Jesus. Malapit na po yung second coming ng lalaking ikakasal. Kaya yung church po, iglesia, dapat maganda. Okay? Malinis sa harap ni Jesus. Yung mga bagay na hindi karapat-dapat bilang isang Kristiyano, kailangan tanggalin. Yung mga bagay-bagay na hindi karapat-dapat isang Kristiyano. Okay? Kamusta ba yung ating social media? Kamusta po yung ating mga pamumuhay? Kamusta po yung ating mga posting sa harap ng Diyos? Kamusta po ba yung ating mga ugali o pananalita? Kung meron po tayong mga kasalanan na nakatago sa harap ng Diyos, kailangan din alisin. Para maging handa, para maging handang bilang isang babaeng ikakasal. Verse 4, ito po yung mangyari sa langit, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, hindi na makakaroon ng kamatayan. Tingnan niyo po, hindi na makakaroon ng kamatayan. Ito po yung gusto ng Diyos ibigay sa atin. Wala nang pagdadalamhati. So, wala nang pagtangisman. Walang kirot. Walang sakit. Walang lungkot. Yun po yung gusto ng Diyos ibigay sa atin. Ano po ang ating inaasahan sa Diyos? Ito po yung pag-asa po natin. So, pumunta po tayo sa Philippians chapter 3. Verse 20. Philippians chapter 3, verse 20. 20-21, itong dalawang verses. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3-1. Sapagkat ang ating pakamamamayan ay nasa langit. Mula do'y hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoon Hesukristo, na siyang magpabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang maipailala sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Sapagkat ang ating pakamamamayan ay nasa langit. Heaven, nasa langit. Yung ating citizenship ay nasa langit. Heaven. Kaya yung ating puso ay nasa heaven. Yung ating concern ay nasa heaven. Yung mga heavenly things ay doon po tayo interesado. Yung mga makalupang bagay ay dati doon po tayo interesado. Anumang mga ginagawa nila, anumang nangyayari sa lupang ito, so doon po tayo gising. Yun po yung mga doon po tayo interesado. Pero ngayon po, yung ating citizenship ay nasa heaven, kaya yung mga heavenly things, kung sino ang ligtas, kung may Bible seminar, yun po yung unahin, dahil yun po yung mga heavenly events. Heavenly events. Kapag may fellowship, yun din po yung mga unahin, dahil yun po yung mga heavenly events. Mga Bible reading, prayer, basta yung mga connections sa Panginoon, yun po yung mga heavenly things ay unahin. Evangelism, mas unahin. Dahil yung ating citizenship ay nasa heaven. Yung heavenly language. Heavenly language. Okay. Words of God. Prayer. Fellowship. Heavenly things ay unahin po natin. May pag-asa po tayo, babalik si Jesus. Yung ating hamak na katawan, hindi po ganito tayo sa langit. Yung ating hamak na katawan ay babaguhin niya. So,
Ano po yung mas mahalaga? Yung ating nakikitang hitsura o yung ating hindi nakikitang hitsura sa loob? Alin po ba mas mahalaga? Ito, yung nakikitang hitsura, babaguhin niya. Sabi ng Diyos, hamag na katawan niyan, hamag na katawan. Babaguhin niya lahat. Babaguhin. Yung mga yung loob na pagkatao, yung beauty ng ating spirito, yun po yung mas mahalaga. Mas mahalaga. Hindi ganito po tayo sa langit. Babaguhin niya tayo. Ang mahalaga po ay kung gaano kaganda tayo sa ating spirito. Beautiful faith. Okay. Beautiful faith. Beautiful mind. Hindi po yung beautiful appearance. Hindi po mahalaga yon, yung appearance natin. Huwag natin sayangin masyadong pera sa ating beauty sa labas. Okay. Charming is passing away. Okay. Tumatanda tayo, lumuluma tayo. Pero yung ating beauty sa loob. Okay. Pag pinicturean po tayo ngayon sa harap ng Diyos. 'Di ba pag pinipicturean po tayo, pag may pinipicturean po tayo, 'di ba gusto po natin makitang maganda. Pero kamusta po yung ating spirito sa harap ng Diyos? Yun po ang mas importante. Kahit may sakit po tayo, okay, huwag po tayo masyadong malungkot kahit may sakit. Babaguhin ng Diyos yung ating hamak na katawan. Dahil itong katawan ay temporary lang po, temporary. So may purpose. Habang buhay po tayo sa loob ng itong katawan, okay, may expire day. So during that time, sabi ni Jesus, dapat ipanganak ka muli habang buhay pa sa loob ng itong katawan. Yung ating katawan po ito, temporary na gamit. Pagkalipas ng expire day, so babalik po tayo sa lupa, pero huwag po tayo mag-alala dahil bubuhayin niya tayo, pero hindi ganitong katawan. Babaguhin niya yung ating hamang na katawan kagaya ng maluwalhating katawan ni Jesus. So, Second Corinthians. Chapter 4, verse 16. Second Corinthians, chapter 4, verse 16. Kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ang loob, bagamat ang aming panglabas na pakatao ay nabubulok. Ang aming pangloob na pakatao ay binabago sa araw-araw. Panloob na pakatao, ito po yung mas mahalaga. Panloob na pakatao. Panloob na pakatao. Hindi po siya nakikita, pero nasa loob natin. Verse 17. Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapikatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang katapusan. Chapter 5, verse 1. Basahin po natin, 3, 2, 1. Sapagkat nalalaman namin na kung mawasag ang aming tulda sa lupa, meron kaming isang gusali mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggang sa sangkalangitan. Yung katawan po natin, ano daw ito? Tulda. Trapal ito, trapal, tulda. Madaling masisira. Yung gusali po ay, nasaan po yung gusali po natin? Sa langit, building. Building po yan. Ito, tolda. Temporary tayo.
Huwag po tayo madaya. Huwag po tayo madaya ng itong temporary na mundong ito. Okay. Yung purpose natin sa buhay ay hindi para dito. Yung purpose ng buhay natin ay para sa langit. Kaya nakilala na po natin ang Panginoon, tapos yung buhay po natin ngayon ay hindi para sa mga sarili o para sa mga makamundong bagay, kundi para sa maluwalhating kalooban ng Diyos. Kaya itong taon 2023, lahat po ng mga kapatiran ng Tanawan Church ay tuloy-tuloy sa ating paglalakbay patungo sa langit. Okay. Minsan may kapighatian, minsan dumarating po yung mga pagturusa o pagsubok sa buhay, parang alon sa dagat. Ganun pa man, yung ating puso ay dapat iset sa langit. Yung ating puso, iset sa langit. Doon ako tuloy-tuloy. Parang navigation. Yung destination ay iset ko sa langit. Minsan may traffic. Pag may traffic, anong gagawin po natin? Balik tayo? So, hintay. Tuloy-tuloy. Dahil may destination po tayo. So, okay po. Hanggang dito po, manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa pagbibigay niyo po sa amin ng itong mensahe ng Panginoon. Tulungan niyo po kami upang makakita po, makatuon kami sa makalangin na bagay at hindi sa mga makalupang bagay. Mahina pa po kami sa aming pananampalataya, Panginoon. Nagtitiwala at umasa kami sa inyong kahabagan at pagpanubay at tulong. Hawakan niyo po ang lahat ng mga kapatiran, yung puso, isip po namin upang patuloy po kaming makapaglingkod sa inyo sa aming natitirang panahon sa mundong ito. Yung mga kapatiran na dumadaan sa maraming pagsubok at kahirapan, sama niyo po sila at tulungan niyo po sila, Panginoon. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Jesu Kristo. Amen.